Idinaos ng Northeast Luzon Mission ang kauna-unahang church-based Pathfinder Campery sa Gabriela Silang Difon Quirino noong March 1 to 3 ngayong taon. Ito ay masayang sinalihan ng mahigit 80 Pathfinders mula sa mga distrito at Adventist local churches sa buong mission na mayroong mga aktibong Pathfinder and Master Guide program. Ang layunin ng kanilang masayang campery, alamin sa balitang may pag-asa ni Janelle Bubod. Ginaganap dito sa Gabriela Silang Difon Quirino ang kauna-unahang Nelmwide Church-based Pathfinder Campery na may temang Chosen. Ang kaganapan ay nagsimula sa ikauna ng Marso at matatapos sa ikatlo. Ito'y pinaunlakan ng mensaheng may dalang inspirasyon ng butihing pastor na si Pastor David Morado, ang NPUC Adventist Youth Director at ang pangunahing tagapagsalita sa pagtitipon na ito. Pinupuri natin ang Panginoon sa initiative ng Youth Department through the leadership of Pastor Jupiter Jacinto and the support of the administration and the directors. At ang ating encouragement sa ating mga Pathfinders, especially mga kabataan sa mga local church, kayo po ay mag-involve sa programang ito sapagkat isa ito sa unique program ng ating local churches. We are making history this time. Ito ay ang kauna-unahang church-based Pathfinder Campery ng Northeast Luzon Mission. At ito ay upang i-acknowledge ang bawat distrito and churches having Pathfinder ministry. No, ito rin ay isang fellowship ng ating mga Pathfinder and Master Guides na ang buong mission. Higit sa 80 mga Pathfinder delegates mula sa iba't ibang simbahan at distrito ang nagtipon upang makibahagi sa mga gawain at pag-aaral ng nasabing campery. Nagkaroon ito ng iba't ibang aktibidad at pagsasanay na naglalayong mapalalim ang espiritual na ugnayan at pag-unlad ng mga kabataang kasapi. So we are beyond blessed po dahil nakasali kami sa first ever Nelm Pathfinder Camping. At dahil dito, natutunan namin maging disiplinado, maging irespeto ang kapwa at maging friendly po. Sama-sama nating ipagdiwang ang pagkakaroon ng pagkakataon ng mga kabataang magtipon-tipon para sa patuloy na paglago ng kanilang pananampalataya. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa, Janelle nag-uulat para sa Hope Today NPUC News.